tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ano? Kaya ba hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon dahil sa katwirang mo yan? Eh paano naman ako na gusto ko nang makita ang apo ko at mahagkan man lamang bago ako mamatay? Mami, ang lakas-lakas niyo pa. Yan ang naman iniisip ninyo. Ano man naman kayo? Ang ibig ko lang sabihin, habang malakas pa ako, eh makita ko naman sana at mahawakan at mahagkan ang aking mga apo. Mami, huwag kayong mag-alala. Darating din ho tayo dyan. Kailan pa? Mami, ang pag-aasawa, darating ng kusa yan. Hindi yan pinipilit. Hindi kailangan hanapin. Kung para sa akin, ang isang bagay, para sa akin. Kahit hindi ko hanapin. Teka nga muna. Ikaw ba nagkaroon na ng nobya o hindi pa? Eh bakit ba tila asiwa ka kung babae ang pinag-uusapan? Mami, iba na lang yung pag-usapan natin. Ayokong pag-usapan ng mga walang kwentang bagay na yan. Teka, nagka-nobya ka na ba, ha? Hindi pa nga ako eh. Eh, para ka kasing bitter kung magsalita. Akala nyo lang yan, Mami. Ang akin lang naman, iho, nasa hustong gulang ka na. At kami naman dang dati mo, gusto man namin o hindi, lilisanin namin ang mundong ito. Kaya gusto ko, bago ko man lisanin ang mundong ito, makita ko na nasa mabuti kang kalagayan. Tulad na dati mo. Pangako po, Mami. Bibigyan ko kayo ng apo sa babaeng mamahalin ko. At hindi sa babaeng gusto lamang ako dahil sa pera o kayamanan. Teka, teka, anak. May babae bang nanakit sa iyong kalooban? Mami, mag-iimpakin ako ng mga dadalhin kong damit sa Australia. Sige ho. Steve! Adak, bis na bis ka. Aalis ka ba? Bibisitahin ko lamang po yung mamanugangin niyo. Ha? Nakita ko na ho ang babaeng ihaharap ko sa altar, Mama. Sana yung magustuhan niyo siya. Sigurado ka na ba na siya ang babaeng pagkakasalan mo? Opo, Mama. At gusto ko hong makasal kami bago tayo bumalik ng Australia. Teka muna. Dahan-dahan naman, adak. Hindi ka pag nakakapandigaw eh. Kasal na kaagad. Eh, doon din naman ang pupuntahan namin eh. Bakit pa namin patatagalin? Oh, paano po, Mama? Alis na ho ako para mabigyan ko na kayo ng maraming apo. Alis ang kapatid mo. Wala pa ba? Bakit po, itay? Umalis na ho ba siya? Ang sabi, may dumating siyang kaibigan na galing Australia. Kakausapin daw niya na magpapatulong yata para makapunta rin doon. Ano ho? Akala ko umalis siya para maghanap ng trabaho. Sinabihan ko nga siya noong isang araw na maghanap muna ng trabaho dito. Para kapag binalan siyang makapunta sa ibang bansa, may experience naman siya. Pero ayaw. Sinabi pang nagsasayang lang daw siya ng panahon sa pagtatrabaho dito na walang kwenta. Anong walang kwenta? Importante ang experience sa pag-a-apply ng trabaho, itay. Yun na nga.
ang sinasabi ko sa kanya. Pero ayaw makinig eh. Gusto sa ibang bansa kagad magtrabaho. Tao po. Uy, anak. Tao po. May tao yata. May tumatawang. Tingnan mo nga. Kabisado ko ang boses. Itay, sandali lang ha. Sige. Titignan ko kung sino yan. Magandang gabi sa'yo, Alice. Ikaw? Flowers for you. Talagang inutuo mo, ha? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka. Salamat. Sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa inyo, no? Parang mawiwili yata ako sa pagpunta-punta dito. Yan ang masarap dito, yung simoy ng hangin. Yan ang ipinagmamalaki naming taga-baryo. Kasi wala ito sa syudad. Sinabi mo pa, naglalakihan na kasi yung mga gusali sa syudad. Kaya wala nang madaanan pang hangin. Siya nga pala, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Will you marry me? Ha? Oo. Sandali lamang kasi ako dito sa Pilipinas. Kung sana'y nakilala kita kaagad bago ako umuwi dito sa Pilipinas. Baka hindi lamang 2 weeks ang kinuha kong bakasyon ko. Anong plano mo ngayon? Gusto kong makasal tayo sa lalong madaling panahon. Kung papayag ka, napakasal tayo. Ha? Teka, bakit ba nagmamadali ka? Nandito lang naman ako eh. No. Hindi ako aalis. Hihintayin kita. Natatakot kasi ako na baka maago ka pa ng iba sa akin. Ganda-ganda mo kasi. Alam ko na yan. Bukang bibig mo yan lagi eh. Yung totoo, bakit ba nagmamadali ka? Hindi sa amin namadali kita. Ang trabaho ko kasi ang nagmamadali sa akin. At sana bago ako bumalik ng Australia, ay kasal na tayo. Sigurado ka bang mabait yung nobyo mo? Oo, inay. Kahit natanungin niyo si itay, nagkausap nga silang dalawa ni Romel kahapon nang pumunta dito sa bahay eh. Hindi kaya napilitan lamang na pumunta dito dahil sinabi mo? Hindi ho, inay. Sa katunayan nga eh, siya ang nagpumilit na pumunta rito para daw makilala kayo. Sigurado ka? Oo. Gustong-gusto talaga niyang pumunta dito sa bahay para makilala kayo. Pinipigilan ko nga nung una eh, pero siya ang gumawa ng paraan para makapunta dito. Nagtanong-tanong, kaya niya natuntun itong bahay. Alis, anak. Itay? May bisita ka, si Romel. Andito siya. May bumaba ka na. Nahihiya yatang umakyat eh. Nagkausap na ho kami. May paano ko kakausapin? Tingnan mo nga itong itsura ko. Maliligo muna ako bago ako magpagkwentuhan. Bihis na bihis ka. Saan naman kayo pupunta ni Alice? Yayayain ko lamang siya na kumain sa labas. Pagkatapos ay uuwi na kami. Hindi ka kaya magsisisi kung siya ang mapapangasawa mo? Bakit naman ho ako magsisisi? At bakit niya nasabi yan? Tingin ko kasi, tinanggap lamang niya ang pag-ibig mo dahil balikbayan ka. Nagkakamali kayo, Mama. Iba si Alice kumpara sa ibang mga babae. At gusto ko siya. Pwede, kung talagang sigurado ka na siya ng babae para sa'yo,
ay hangad ko lamang ang kaligayahan mo, anak. Salamat ho, Mama, sa suportan niyo sa pagmamahalan namin ng babaeng minamahal ko. Ah, teka. Ngayon mo ba siya yayayain? Eh, sabi mo, ay nasa trabaho siya. Ah, oho, Mama. Nadaan ko lamang siya sa workplace niya. Sa trabaho niya? Naku, anak. Ang boss na ba niya ang maiinis sa'yo dahil may iistorbo mo siya sa trabaho? Hindi ko siya maiistorbo sa trabaho, Mama. Dahil sa lunch time ko siya pupuntahan at yayayain ko lamang siya na kumain sa labas. Nang sa ganun ay walang masabi ang kanyang boss. Ah, sige po, Mami. Alis na ho ako. Dalaga sa Australia. Pero sa'yo ako nabihag. Iba kasi ang ganda mo, sweetheart. Ito naman. Lagi niya akong binobwala. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Wala pa akong nililigawan. Ikaw ang una't unang babaeng niligawan ko. Talaga? Oo. At nabis kong ikakalungkot kung matitigil ang pag-uusap natin ito. Ha? Eh bakit? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko nang bumalik ng Australia. Pero sana pumayag ka sa gusto ko. Na ano? Gusto kong dalhin ka na sa Australia kung gusto mo. Ano? Wala na pala si Steve, ano ate? Paano mo nalaman? Eh, sinundo kasi kita kahapon sa klinik, pero sarado na. Ah, ganun. Ikaw ha, may lakas ka pang loob na pumunta doon. Mabuti na lang, sarado ang klinik niya. Kundi, nakakahiya ka lang. Biruin mo, pinaratangan mo yung tao na binastos ka, gayong hindi naman totoo. Nakulong patuloy yung tao. Pwede ba ate? Tigilan mo na yung panisisi mo sa akin. Siya naman kasi, buntot ng buntot sa akin. Sinabi ko na nga sa kanya, tigilan ako eh. Sunod pa rin ang sunod. Kahit anong inis mo sa isang tao, hindi mo na sana siya ipinakulong. Mabuti yun sa kanya para magtanda. Alam mo ba kung nasaan ngayon si Dr. Steve? Oh, nasaan nga ba siya? Nasa Australia na. Ha? Pa rin ho ba si ate hanggang ngayon? Abay, mag-aalas 7 na ng umaga. Bakit? Tulog pa ba na iniwanan mo sa kwarto? Sigurado, pinuyat na naman ni Romel. Ah, oho. Siya lang itong nauunang nagigising sa akin. Hilma lang ngayon at mag-aalas 7 ng umaga ay tulog pa rin. Eh, paano nga hindi yan mapupuyat eh? Alas 3 na yata ng madaling araw eh. Nang matulog. Ano ho? Alas 3 na ng madaling araw natulog si ate? Grabe namang kwentuhan yun. Eh, hindi bale. Sabado naman ngayon eh. Day off niya. Eh, ngayon lamang niya mai-enjoy ang araw. Sabagay. Ayaw na talaga siyang pakawalan ni Romel, inay. Halatang halata kaya na love at first sight ang lalaking yon kay ate. Eh, anak, ano sa palagay mo? Tututuhanin kaya siya ni Romel? Oo, inay. Manaman ni Kuya Romel si ate. Sa katunayan, ay nagkailang beses nang inalok ni Kuya Romel ng kasal si ate. Pero si ate, tumanggi dahil hindi pa raw niya alam
kung ano ang desisyon ninyo. Ano? At bakit ako ang hinihintay ng ate mo na magdesisyon? Siya dapat ang magdidesisyon. Susuporta lamang kami ng itay ninyo. Umalis yung bisita mo. Abay, alas 12 ng hating gabi, nagkwikwentuhan pa kayo. Kwan kasi, inay. Medyo natagalan kaming nagkwentuhan. Marami siyang sinabi. Kasi, babalik na daw siya sa Australia. Anong ibig mong sabihin? Iiwan ka na ba? Yun ba ang ibig mong sabihin? Inay, hanggat maaari daw ayaw niyang umalis. Ayaw niya akong iwan. Pinilit ko lang dahil trabaho niya ang nakasalalay. Gusto pa niyang maiwan eh. Siya nga ho pala, inay. Niyayaya na ho ako ni Romel na magpakasal. Ha? Ano? Upo, inay. Mapilit na nga ho siya eh. Inay, kung kayo ang tatanungin ko, ano masasabi ninyo sa pagpo-propose niya ng kasal sa akin? Bakit ako ang tatanungin mo? Ikaw tong niyayaya niyang magpakasal eh. Ikaw, kung mahal mo siya, bakit hindi mo tatanggapin ang kanyang alok? Inay, sa totoo lang, mahal ko na si Romel. May nararamdaman na rin akong pagmamahal sa kanya. Kaya, pumayag na po ako na magpakasal sa kanya. Talaga? Kung yan ang gusto mo, sige, pumayag ka nang magpakasal kayo. Australia na pala si Steve. Tinanggap nga niya talagang hamon ko sa kanya. Mabuti naman para pagdating niya dito ay talagang mayaman na siya. Buti naman at natuto siya. Kala niya siguro tatanggapin ko siya kung ganun na lamang ang trabaho niya. Hindi ah. Mas gusto ko na may maipagmamalaki akong boyfriend. Sana nga hindi siya magbago sa akin at babalik dito sa Pinas para namang maging maginhawa ang buhay ko kung siya ang mapapangsangawa ko. Angie, nandito ka lang pala sa balkonahe. Sabi mo, maghahanap ka ng trabaho. Bakit ngayon hindi ka pa nakahanap ng trabaho mo? Ano ginagawa mo dito sa bahay? Nagpapahinga, ate. Alam mo, ate, siyempre, ilang taon din akong nag-aral eh. Kaya naman, medyo pahinga muna, relax. At alam mo, ate, nakakatamad kasing maghanap ng trabaho eh. Kaya dito muna ako sa bahay. Ha? Ganon? Oo, ate. Natatamad kang maghanap ng trabaho? Anong ginagawa mo sa pinag-aralan mo? Pinag-aralan ka nga. Wala ka namang trabaho. Ate, isipin mo ah. Ang liit ng sahod dito, pero ang trabaho tambak. Pero sa ibang bansa na lamang ako. At doon, oras ang binabayaran at hindi araw. May iba nga pala ko, ate. May communication pa ba kayo ni Steve hanggang ngayon? Oo naman. Kayong dalawa lang ang magkagalit. Hindi ako. Bakit mo tinatanong, ha? Gusto ko sanang malaman. Gusto ko siyang makumusta. Gusto ko rin siyang i-text. Ganun. Ano?
nakakabalikan pa kaya si Steve at Angie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanong.